Hindi pa rin po nawawala ng pag-asa si Senador, dating Senador Antonio Trillanes, na papasok sa Magic 12 kahit sa survey man lang itong mga pink. Alam niyo na yung sabihin kakofi ng pink, di ba? Pink, dilaw, yan, variations lang yan kakofi ng Liberal Party, no? Kasi pink si Lenny Robredo, bagamat hindi siya tumakbo under the banner of Liberal Party, pero kumbaga sister, ano lang yan, sister companies lang, ika nga. Anyway, nag-survey kasi itong Magdalo. So, in fairness, totoo, honest dito si, ano, itong survey na ito, ha. Kasi hindi pumasok itong mga pink dito sa survey ng Magdalo. Eh, syempre, sabi ni Trillanes, imbis na magmukmuk tayo dyan, tanggapin natin ang katotohanan na mahina. Mahina sila ngayon. Pero, umaasa pa rin siya na makakalusot po, makakakuha ng upuan dyan sa Senado ang mga pink. Ako, I don't think makakalusot. Honest opinion ko ito ka-copy. Hindi dahil galit kay Lenny, hindi dahil galit kay Laila De Lima o sa grupo ni Trillanes o sa Liberal. Sa standing nila ngayon, mukhang wala, malabong may makalusot sa kanila di kahit na isa. Diba? Kahit panlaban niya sa presidente, pagdating ng 2028, wala pang matibay. Ang pinakamatibay na sa tingin ko, si Senador Risa Ontiveros, pero hindi pa ganoon ka-appeal yan sa masa. Ano pa itong si Lenny? Ang problema kasi kung ikaw ay politician, once na mawala ka sa limelight, makakalimutan ka. Diba naman, vice president na before, no? Lenny Robredo, vice president. Kapag nawala ka, 3 taon kang mawawala eh. Makakalimutan ka. May mga bagong butante, mga kabataan, hindi ka na-active eh. Makakalimutan ka. So, yun ang disadvantage ng politician eh. Kapag nagpahinga ka, naglilo ka, mawawalan ka ng popularity, mababawasan yung iyong popularity. And trabaho ka na naman, magpasikat ka naman, publicity na naman. Kasi yung rule natin sa publicity, negative o positive, publicity pa rin yan, di ba? Importante, naririnig ka everyday. Yun yung mga estilo ng mga politicians. Dapat everyday may ingay. Kasi papasok yan, nagre-recall, pumapasok sa isip ng tao. Pagdating ng halalan, may isip niya. Sige, shit, yung pangalan na yan. Anyway, sa balita nito ng politico.com, not hopeless. Pinks still have shot at Senate seats despite survey struggle, sabi po ni Trillanes. Survey pa lang yan, ka-coffee ha. Pero hindi na pumapalo. Mahina, ibig sabihin. Kayo, sa tingin nyo ba, may lulusot pang pink, may lulusot pang dilaw? Ako, sa tingin ko, wala na. Wala pa. Posible siguro in the next administrations, pero this time, wala. Negatibo yung imahe. Nakita naman yan eh. Yung resulta ng recent elections eh. Itong 2022 elections, nakita natin, di ba, kung gano'ng kababa yung nakitang nakuha nilang boto. Landslide talaga sila dito sa UNITIM. Against the UNITIM. It is not hopeless for the Pinks eyeing the senatorial seats in the next elections, according to former Senator Antonio Trillanes. For allies of the Liberal Party fared poorly in the Magdalo survey, Trillanes explained that the intention was not to discourage them. Correct. Actually, ang purpose naman dito survey, i-assess, no? Nasaan tayo ngayon? And ano yung gagawin natin para magbago yung estado natin? Diba? Yun ang ginagawa ng mga survey, mga political survey. Yun ang totoong survey, ha? Huwag yung mga kunya-kunyari, ha? Para paboran lang kung sino yung nagpa-survey. The survey actually seeks to highlight the need for improvement rather than demoralize the potential senatorial contenders. Dagdag po ng senador, dating senador. Trillanes even expressed confidence that despite the initial survey results, some of the pink candidates still have a strong chance of landing in the winning circle. Sino yan? Sino ang tinutukoy niya dyan? The Magdalo Group released the results of the senatorial survey partly because we wanted to inform the Pinks about the status of our candidates, not to demoralize them, but to show them that there is a lot of work to be done. Surely, it is not a hopeless situation, sabi po ni Trillanes. Actually, kung interested talaga silang tumakbo sa pagka-senador sa 2025, late na sila. Dahil dapat ngayon, maingay na sila. Ganyan ang labanan ng politika dito sa Pilipinas. Election na next year, Kakofi, Mayo, election na. Dapat ngayon nag-iingay na. Kailangan nila maraming chiching. Advertisement sa TV, advertisement sa radyo. Kasi mahina ka nga sa survey, di ba? Kailan mo palakas? On the contrary, the results show that the odds are good that some of the pink candidates will eventually make it to the top 12. He added, sa survey na ginawa po ng Magdalo nitong February 7 to 9, nag-number 1 po dito si Erwin Tulfo. Mukhang consistent itong si Erwin Tulfo, ha. Pumangalawa naman po, 62.4% ang nakuha niya. Si Tito Soto, 54.4%. At si Digong, ha, malakas pa rin si Digong dito, ha, 49%. Pero bumaba si Digong. Kasi sa ibang survey, nag-number 1 yan.
Ibig sabihin, nagkaroon ng impact yung mga birado niya kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga kung ano-ano niyang panawagan na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas. Kasi bumaba siya sa survey. Politicos allied with the Liberal Party or the Kampings, however, fared poorly in the survey with former Vice President Leni Robredo placing 16th at si Frank Drilon na nasa 21st place. O yun ang pinakamalapit. Si Leni Robredo, siya pinakasikat sa keep sa pink. Pang 16 lang ito, imagine 12. Dose lang naman ang kukunin, no? Si Drilon, 21. Si Laila De Lima, isa pa yan na posibleng tumakbo sa pagka-senador. Pero mukhang alanganin ka, Coffee, na may lumusot ulit, ha? Mula sa Dilaw, mula sa Pinks, mula sa Liberal, sa nilalapit po na senatorial elections. Mahihirapan sila makapasok dyan. Sigurado tayo dyan. Kay Gary Dalampines, habulin ng mga babae, si Pastor Canor. Ha, sana all, Pastor Canor. Ma'am Canor. Ako ang Viz, ma'am. Hello sa iyo. For me, I will vote for De Lima and Trillanes so we'll have balanced power against Duterte allies. Okay lang din naman yan. Ang problema, yung chances of winning, no? Sa tingin ko ngayon, sa observation natin sa political dito sa Pilipinas, doble kayod na sila kasi late na kampanya. Wala pa. Hindi pa natin naririnig yung ingay. Mukhang malabo makalusot sa Magic 12. Actually, ngayon, ilan ba ang opposition dyan? Tatlo na lang opposition dyan ka-Coffee, no? Pero wala rin eh. Wala naman nagyayari dyan sa Senado. Carolina de la Cruz, good evening. Hello po sa inyo. May mga client ni Topacio, puro nakakatakot, puro mga kasong killer, Rake Esteves, Bantay, Digong, Kim. So, celebrity ano ito eh. Celebrity lawyer, kaya daming chiching-chiching yan eh. Ni Topacio, ang yayaman ng mga kliyente at ang bibigat ng mga kaso. Hindi naman accurate yung survey dahil out of 1,000 katao lang yung na-interview. Depende. Depende kasi ang survey ka-COVID, no? Kung paano nila in-administer yan, paano pinili yung mga respondents. Regardless kung 1,000 yan, ang typical kasi 1,200 yung respondents, no? Depende yan kasi proportion naman ang kinukuha mo dyan. Unless na, basta fair lang ang pagkakagawa nila yan, hindi nila deduktor. Halimbawa, 12, gagawin mong 20, di ba? Dyan hindi na nagiging fair yan. Mel A. C. Ivy, pagkatapos ng eleksyon, nagsimula ng mag-ikot at mamigay hanggang ngayon, pero X na siya sa akin. Ang gandang observation yan, Mel A. C., no? Actually, last year pa, nag-iikot na. Re-electionist ito eh, si Ivy Marcos, di ba? Pero, kung totoo siya, maingay yung pangalan niya, di ba? Negative publicity, ingay pa rin yan eh. Pero hindi pa rin tumitigil. Magaling din itong ano eh. Politiko si Ivy Marcos eh. Last year, nag-iikot na yan. Namimigay na yan ng ayuda-ayuda. Tapos binabash niya yung ilang mga politiko na ginagamit daw itong ayuda para sa political gains, yun ang ginagawa niya. Di ba? Nakapagtatagal, parang nagkatikalo, who's talking? Di ba? Yung ginagawa niya yun eh. May nasaksihan natin mismo yan. Nag-iikot at nabibigay ng ayuda. Tapos, yung mga kapwa niya politiko, binabash niya. Eh, ganyan din ang ginagawa niya naman. Yun. Tulad ng argumento dito ni Mel Ace, maraming hindi naboboto sa kanya. Maraming loyalista ang nawala ng gana, nawala ng interest dito sa estilo ni Senadora Amy Marcos. Pamfero de la Cruz, hello sa inyo, Andre Valiena. Pag hindi nanalo si Amy Marcos sa 2025, ibig sabihin yan, palusaw ang Marcos. I beg to disagree, Andre Valiena. Matibay pa rin yan. Baka siguro, si Amy Marcos lang, nalihis ng landas yan, pero matibay pa rin po. Hindi di basta-basta malulusaw ang mga Marcos. Imagine, ilang dekada ang natengga. Nagbalik, di ba? The return of the comeback with 31 million votes. So, di ba? Ang tagal na nawala, pero nagbalik. Janet Francisco, Gigi Laurel, Ethel Maaba Labajosa, kay Florifis, kay Mila. Happy viewing po sa inyo. Nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Kay Elena Chua, Elena Chua, kay Ignacio Grande Gervasio, Bernard Acebuche. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Alright, sige. Kuha na lang yung kape ka-coffee at para maganda-ganda yung ating talakaya. Kung nasa Facebook po kayo, nasa YouTube kayo, at di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang po, like lang po, click nyo lang po yung like or follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe kay Ivy Lynch Bautista na kikinig din po sa atin at kay Gabriela Cadawas na silang. Shoutout po sa inyong lahat ka-coffee. Sige, kuha na kayo yung kape ka-coffee at move on tayo sa ating next topic kay May Caracedo na sa Las Vegas. Hello po sa inyo. Magandang
Gabi, magandang araw po sa inyo dyan. May Sandro pa na nag-aabang, Jennifer Tagulang. Exactly. Eh, hindi totoo itong sinasabi mo, Andre, na palusaw na itong mga Marcos. May nag-aabang pa. Na magaling, matalino, mabilis kumilos. No, na, hindi pa hinog, hindi pa hinog. Pero in the coming years, decade after, yan, may papalo ulit na isang Marcos. Huwag kayo mag-alala.